Yan na, yan na. Oh. Musta mga ka-adventurista? Sana namang ano. Gandang araw sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga OFW sa ibang bansa. Komentaryo na naman tayo ngayon. Medyo masakit sa mata itong mga balita na lumalabas ngayon. At mukhang hindi natin mapapalampas ito sapagkat karapatan ng bawat mamamayan na tumuligsa kung ito ay nakikitang mali. Ito na naman pinagagawa nitong Robin Hood Padilla na itong ayusin ako, Diyos ko. Pinipilit niyang protektahan si Kibuloy, sampo ng kanyang mga kasama na nakinabang ng mga nakarang eleksyon, utang na loob. So itong mga politiko pala utang na loob. Halimbawa, dahil sa utang na loob, kahit may ginawang krimen, hindi nila tutuligsahin, bagkus pagtatakpan. Kayo, sino ang bumoto sa inyo? Hindi ang nagpanalo sa inyo yung boto ng isang Kibuloy o ng mga miyembro niyan? Ilang milyon niyan, sabihin na natin, 1 milyon ang bumoto sa inyo? Subalit yung 1 milyon na yan, ng mga alipores ni Kibuloy, diyan sa Kingdom of, sa KOG na yan, hindi lang yan ang tao na inyong paglilingkuran. Buong Pilipinas po, mahigit 100 milyon na tayo. Yan ang dapat niyong paglingkuran, hindi yung iilan lang. Bakit ayaw niyong paharapin? Napakasimple lang. Oh, sabi nga ng presidente natin, humarap. Kung wala namang nakikitang problema o krimen na nagawa, di tapos, ipaliwanag. Harapin niyo yung mga tao dahil hindi lang isa, dalawa yung nag-aakusa. Napakarami po. At kung yan man ay gawa-gawa, ililitaw yan sa pag-iimbestiga. Kung yan mga yung tao na yan na nagsulputan, mga peke at paka na ng ilang politiko upang sirain si Kibuloy o yung pamilyang Duterte sapagkat yan ay magkadikit, kakabit ang mga pangalan yan. Iisa ang likaw ng bituka, ika nga. Kung hindi totoo yan, di ba? Lalabas ang katotohanan. Halimbawa, itong mga to, aba, lumanta dahil sa grupo o political issue para sirain. O hindi malalaman ng tao, maririnig kung ano ang kanyang opinion. Huwag kayong tumago doon sa ano, sa korte. Ayan na nga, sa korte na, nasa DOJ na, isinampa na yata. Paano yan, halimbawa? Ito, tanong ko lang ito kay Robin na to. Diyos ko po, mahabagin. Dati, idolo ko to. Nung 90s. Halimbawa, napatunayan niya si Kibuloy. Sige. Doon tayo, advance natin ha. 1,000 years from now. Para umano yung utak mo, matorta. Dahil wala ka namang pinag-aralan eh. Puro ka lang hambog eh. Ha? Halimbawa, yan na-convict at nakulong. Ano ngayon na naman ang susunod mong hakbang hinay? Hinayupa ka. Ina ka. Anong susunod mong hakbang? Ha? Hayaan mong gumulong ang hustisya. Ang Senado, maraming iniimbestigahan kayo dyan. Si Tulpo, maraming pinapakuntim. Bakit pagdating kay Kibuloy, bawal? Ikaw Muslim ka. Inaano mo si Kibuloy? Nananampalataya ka? Turo ba sa Quran yan? Di ba? Ang turo sa Quran, ang wala sa Islam, ang hindi kaanib sa Islam, ikalaban. Ngunit hindi yung ikaw sinasampalatayaan mo yan, kahit na alam mo na maraming paratang, hindi lang isang tao, Robin Hood. Nyeta ka. Ha? Magkasal ano ka, tao. Ginawa ng asawa mo, nag-drip. Binababoy nyo yung Senado. Ang dami nyo mga senador na magbugok dyan. Lalo mga utak eh. Kung ganyan ang pamantayan ng senador, mga senador, pwede kang tumakbo kahit sino. Ano mangyayari dyan? Iba po ang trabaho ng senador. Doon sa nagsasabi na si Robin Padilla, mas marami pa ang nagawa na itulungan ang hostage crisis sa Mindanao, nakatulong
Mahabaging langit naman mga tao kayo. Iba po ang pagtulong sa paggawa ng batas. Iba po yan. Eh kahit po ako nakakatulong eh. May madaanan akong mga may kapansanan na namamalimos. Aabot tayo kahit 5 piso, 10 piso. Pagtulong po yun. Eh, yun pala, qualified na ako maging senador pag ganun. Dahil matulungin ako. Hindi po. Mas kumabangin. Ang pagtulong po, bukod, hiwalay sa paggawa ng batas. O. Ano magagawa mong batas? Wala kang pinag-aralan. O, baka nga hindi ka marunong gumawa ng resolusyon. Ano ka? Papaubayan mo sa mga tao mo? Sa staff mo? O, ipagdating sa deliberation, katulad niyan, gagawa ka ng batas, katulad kay Rapid Tulpo. O, idolo ko din dati. Pero, pagdating kasi sa Senado, iba. Diyos ko, mga bagin langit, hayaan mo ang tao, ang magusga. Kasi ang mga nanunood at nakikinig, hindi naman basta yan maniniwala. Kung hindi, marinig yung kabilang panig. Gusto niyo ng fair play? Sagutin niya. Halimbawa, oh, inakusahan ka ng ganito, ganyan, na namalimos yung mga tao mo na nagbibigay sa'yo ng pera. Kay Kibuloy, sagutin mo. Kung totoo man yan o hindi, at least nalaman ng mga tao, ng mga nanonood, kung ano yung katotohanan at kung ano yung sa likod ng kwento na yan para maliwanagan. Hindi yung haharangin mo yung isang senador na land grabber, walang hiya. Ano sasabihin? Mabait sa pamilya ko. Si pastor. Ano namang kinalaman ng bait sa pamilya mo? Kahit si Satanas man, ha? Para sabihin ko sa'yo, kahit si Satanas man, eh pwedeng magkunwari. Magbalat kayo. Ipapakita, sabi nga, sa Biblia, sa mga huling araw, ipapakita ni Satanas ang kanyang kabutihan sa harapan ng mga tao upang siya ay sampalatayanan. Pero pagdating sa huling araw ng paghukom, ipapakita niya yung tunay na ugali na siya ay diablo. Ganun lang kasimple yon. Hindi porke nagpapakita sa iyo pamilya mo na magandang loob ay yun na yung tunay na ugali. Nakikita mo ba yung pagtalikod sa inyo pag alis ng bahay niyo, kung anong ginagawa niyan pagdating doon sa kwarto niya, sa simbahan niya, kung saan man mapunta yan? Doon pa lang sa ikaw ay isang pastor na naglilingkod sa Panginoon at self-proclaimed. Nakakalungkot isipin, kung ikaw ay sa Panginoon, bakit napakarami mong armas? Napakarami mong pera? Di ba nahulihan ka pa nga ng sa damakmak, ilang $350,000? Mga ganun? Di ba? Sa Hawaii? Oh, ano yun? Ang tunay na lingkod ng Panginoon, mapagkumbaba, simpleng pamumuhay. Katulad ni Jesucristo. Inalipusta, ngunit nagpakumbaba. Hindi nagsalita ng laban doon sa mga taong nag-usig sa kanya. Bagkus pinanalangin niya. Diba? Ipinako na siya sa krus lahat-lahat. Nakarinig ka ba ng pag-retaliate ng salita ng ating Panginoon laban doon sa mga nagparusa sa kanya? Nanakit sa kanya? Di ba buwala? Di ba kahit ikaw self-proclaim ka kung ano yung lumalabas sa bunganga mo? O yung si BBM, tinitira mo na nagbubudo, nagsisex orgy. Yan po ba ay tawain? Salita ng isang pastor? Diyos ko. Alam po, sa mga kaanib na ito, hindi naman tayo sinisisi itong mga to eh. Sapagkat ang datingan nito ni Kibuloy is brainwashing. Ganun lang po yan eh. Pag binasahan ka ng mga Bible verse na wala namang kahit sino ay pwede mag-proclaim. Sinabing, appointed son. Wala naman nakalagay doon. Halimbawa, nabasa ko sa Biblia. May nakalagay nga, appointed son. Pagkat pag ikaw ay gumagawa ng mga kabutihan, ginagawa mo yung kabutihan, mga aral ni Kristo. Appointed son. O, di ba pag nabasa mo, may appointed son. And lahat pwede mag-claim doon, hindi lang kayo. Di ba? Pero kasiraan ng ulo yon na ikaw ang magmay-ari ng mundo at ng universe. Ngunit, ang nananalaytay sa iyong mga labi
yung mga pananalita mo ay malayo. Oh. Nasa Biblia rin po yan. Sa huling araw, maraming mga bulaang propeta na magsasabi na sila ay mga nangaghula, nagpagaling, nagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo, pangalan mo. Kami ay nagsigawa ng mabubuti. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Kailan may hindi ko kayo nangagkakilala. Magsilayo kayo, mga manggagawa ng katampalasanan. Ang isang punot dulo dyan, pera ang ugat. O lahat ng reliyon na nagtayo, di po ba mayayaman, mapipera? Katulad nito kay Kibuloy, may sariling, may private na jet, may helicopter, o ang mga sports car. Diba? Namumuhay ng sobrang sagana, sobrang luho sa katawan. Yun ba yung aral ni Kristo? Diba? Ang aral ni Kristo, mamuhay ka ng simple. Mangaral ka. Iba, mamahagi. Hindi yung utusan mo yung mga alipores mo maghingi ng donation kung saan sang lupalop ng mundo para lang may sustento sa'yo. Doon pa lang, mali na eh. Eh, mga miyembro nyo, mag-isip naman kayo. Bulat-latin nyo yung Biblia. Huwag kayong umaasa dyan sa lahat ng verses na itinatapon sa inyo. At yun lang ang bubuklatin nyo. Eh, sigurado nga mabubulag kayo. Sapagkat lahat ng verse na bubuklatin yan, eh para lang sa kanya. Para sang ayunan lahat ng gusto niya. Aaralin niya yan. Pagtatahi-tahiin lahat ng Bible verse para lang palabasin na siya nga yung appointed son at siya lang yung magaling. Di ba? Basahin nyo rin sarili nyo. Sapagkat lahat naman tayo may karapatan na bumuklat ng Biblia. Hindi lang siya. Ngayon si Robin Padilla, nakakaawa itong tao. Hindi na to, ano, hindi na to titinok. Yan po yung mga ano, dapat magkaroon na po panahon na kung yung charter change na yan gusto niyang isulong niyo yan, ibay palitan niyo na rin yung standard ng pagiging politiko, lalo na diyan sa matataas na katungkulan, presidente, vice president, senador, congressman. Palitan niyo na po yan, na kailangan merong natapos. Eh kung sa pagpupulis nga, kailangan mo ng kurso, 4 years course, at eligible ka, either board passer or, di ba, civil service. Bakit yan, senador, napakalaki ng sweldo, high school graduate, o hindi pa nga yata naka-high school graduate, anong nangyari, ba't nandiyan sa senado, paano gagawa ng batas yan? Anak ng tipaklong namang Pilipinas ito, wala na, gulo-gulo na. Ang gulo na ng China, ginugulo pa nito mga hinayupak ng mga senador to. Ang gagawin niya sa Senado, maggagalaitin ng ganyan? Salita ng charter change, ekonomiya para umunlad ang bansa. Anak ng teteng naman, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Galing na tayo sa charter change. Unggoy, umunlad ang Pilipinas. Kahit anong charter change siya, kahit anong pagbatas na yan, para sa economy ng isang bansa. Kung yun ang mumuno, corrupt. O, umaman ng Pilipinas dahil nabago yung batas tungkol sa economy. O, sabihin na natin, sobrang yaman. O, tapos, yung mga namumuno, kayo-kayo pa rin, ano na, kung yung pera nyo, billion, o, baka hindi ng trillion, quadrillion na. O, nakikita nyo? Hindi ang problema yung mayaman ng Pilipinas. Napakalaki ng pondo. Kung yan ginagamit sa tama, mayaman tayo. Hindi mo kailangan ng revisayin yung economy na yan. Hindi na kailangan ng charter change na yan. Kung bawat sintimo na nasa gobyerno na nakukuha mula sa taong bayan dahil sa mga taxes, eh, ibalik ng tama, servisyo, aba, posible naman pong maghirap tayo. Sabi nga ng mga taga-ibang bansa eh, kung ang
Pilipinas. Hindi kurap ang mga namumuno. Naku po, baka bawat room, classroom, aircon, walang traffic, malugang kalsada. Nag-anuhan na yung napakarami na siguro ng flyover natin, Skywick. Naku po. Diba? Kaya natin pagdugtungin yung Luzon, Visayas, Mindanao, lagyan ng tulay. Kung ginagastos lang ng tama. Eh, ang problema nga eh. Binubulsa. Nung tumakbo, mahirap. Katira sa apartment. Nung nanalo, wala pang... Di pa natatapos yung unang term. Saan nakatira? Andun, sa exclusive subdivision. Hmm. Nung tumakbo, ang sasakyan, karag-karag, na pick up. Oh. Nung nanalo, ano na sasakyan? Diba? Mga naka V8 na. Oh, naka Prado, Alan Crosser. Hindi ba nakikita yan? Na Alixos. Oh. Ano, bulaglak. Kakatawa lang itong bansa natin. Pinaglalaroan tayo ng mga politikong sa bagay, hindi naman nila madadala sa kabilang buhayan. Huhusgan tayo ayon sa ating gawa. Hindi. So, kung ano man nakita ng tao. Kaya, itong mga tao na to, katulad ni itong Robin Padilla, si Villar, tapos sila Bunggo. Alam mo, hindi sila, hindi taong bayan ang si pinagsisilbihan. Kung hindi, yung mga iilang politiko na mas amo nila. Diba? Yun lang, napakasimple. Senador kayo, tungkulin nyo, gampanan nyo. Hindi yung puprotektahan nyo yung okay lang kung hindi kayo government official. Let's say, ano kayo, pribadong mamamayan kayo. Eh, kahit anong gawin nyo, katulad kay Roque, congressman, ay hindi pala, abogado, o dating spokesperson, o dati palang congressman. O, yun, karapatan yan, kasi panilong magngangangaw-ngaw. Protektahan nila yung boss nila dahil kumikita sila ron eh. Di ba? Bayad sila. Eh, itong mga senador, sino nagbabayad sa inyo? Napakasimple. Alang yung buhay ito. Nagbabayad sa inyo taong bayan. Kaya ang dapat nyong pagsilbihan, taong bayan. Kikaibigan mo yan, kikapatid mo, kipamilya. Once na na-involve, dumistain siya ka. Mag-inhibit kayo. Dahil may direkta kayong pakinabang. Di ba? Eh kahit nga sa barangayan, sa lupon. Oh. Kamag-anak mo, nakipagsuntukan. Ulupong ka. Hihiringin mo. Di ba hindi? Inhibit ka. Oh. Ibigay mo sa ibang lupon. Kayo maghiring yan sapagkat magkakaroon ng bias yan. Kahit hindi bias, isipin ng tao. Dahil kamag-anak mo yan eh. Oh, ganito din kay Rubio Padilla. Inhibit kayo. Kayo mga direktang nakinabang kay Kibuloy nung nakaraang eleksyon, tinasang kamay nyo eh. So alangan naman na hindi nyo by hook or by crook eh pagtatanggol nyo yan. Diba? Pero dahil sa kahihiyan sana, at yan eh hindi naman gawa-gawa, tagni-tagni, may ano eh, may mga testigo po. Diba? May ebidensya. Ang gagawin nyo, sasabihin nyo dun sa korte. Hindi... Ang Senado pala, wala nang kakaya mag-imbestiga. E paano yung inimbestiga nyo na kinuntip nyo, pinakulong? Pinahiya nyo? Ano yun? Sorry? O, dapat i-abolish nyo na yan. Yung ganyan-ganyan na pag-iimbestiga, tanggalin nyo na yan kung ganyan pala. Dahil meron pala kayong kinakatakutan, tinitingnan. Pag ma-impluensya, hindi pwede. Pag mahirap, pwede niyong lait-laitin? Naku, Diyos ko. O, yung mga pulis namang involved sa kaso, iniimbestigan nyo, lalaitin nyo, papakulong nyo. Diba? Anong ano doon? Hindi mo makita yung kunik doon sa dalawa na yan. Bakit hindi pwede at pwede? Diyos ko po. Ano na po yan? Logic na, common sense po. Hindi na yung, alam mo itong si Robin talaga, nakakagigil to eh. Hindi mo nang alam yung ano yung trabaho mo. Tumitira ka pa ng mga ganyan. Napakabait na tao to. Isa yung banal to, utol.
Hinipo niya ako at naramdaman ko ang kanyang kabanalan. Sniknik mo. Dahil sa sinuportahang kabanal, paano yung ilang milyon ng buto mo inabot? Oh, wala na. Mas pinaburan mo yung iilan, yung isang tao. Kung isang milyon man ang miyembro niyan, yun ang pinaburan mo. Kisa doon sa 90 milyon, halimbawa man lang. Anak ng teting naman to. Wala sa tinutong tao na to. Ayan, sa susunod na eleksyon, gawin yung number one uli yan. Ayan, si Bilyar, si Bunggo. Napakahusay. Kawawang bansa. O ayan, side comment lang po, komento lang po mula sa mga ka-adventurista dyan. Pasensya na po at hindi natin mapigil mag-komento. Nakakabuisit. Bilang isang mamamayan na namumuhay naman tayo ng walang nasasagasaan. At nakikita natin yung ganito, dapat magkaisa tayo mga Pilipino. Huwag nating hayaan na babuyin ang mga to. Iilan lang to mga to, samantalang tayong ilang milyon tayo na Pilipino. Siguro, kaya lang, iilan lang siguro yung matitino. Masyado nang napolitika. Sobrang ng politika sa bansa. Hindi na, ano, hindi na kaaya-aya, sabi ka. Ayan, hanggang sa muli po. Salamat.